tapos lang ng isang busy na week. So, maraming salamat po at nakarating kayo at pinahulakan niyo yung aming invitasyon. So, yun nga po, in-introduce ako ni Tricia para introduce po sa inyo what is our product, yung pong Future Placenta. So, I have a few slides po na I will try to explain it as briefly as possible at saka yung mas maintindihan po natin lahat. Ano po. So, yan po, nabanggit niya po kanina yung Heyway. So, ito po yung marketing company. So yun po, nakikita niyo naman sa slides. Ano po nakikita niyo, di ba nakakatakot yung cemetery. Yan dito po pinakita, sabi po, death sentence without committing any crime. So makikita niyo po dyan, top 10 leading causes of death. So yung pong data na yan, came from World Health Organization. So hindi po yan ang galing sa company, hindi po yan ang galing sa Heyway, sa World Health Organization po. So very common po sa ating lahat yan, mga sa Pilipino yan, yung mga sakit sa puso, stroke, different kind of mga yung mga cancer, ano po. So top 10 lang po yan, wala pa dyan po yung mga cervical cancer, prostate cancer, na dami rin pong common, ano. So yan po ang kailangan nating ingatan kasi ito po yung mga factors makikita na dyan. Aging population, sino po ba dito ang hindi tatanda? Diba lahat naman tayo, every day, every minute, yung katawan natin, yung mga cells, magdi-deteriorate yan, ano po. So, yun po, wrong diet, inevitable stress, and pollution. So, lahat po yan na gusto man ho natin iwasan, mahirap. So, yun po yung nangyayari sa mga organs, sa mga katawan natin, kaya yung mga organs, nagmamalfunction. So, yun po ang, ano po ba dapat ang gawin natin? Siyempre, prevention, or ano po ba yung kailangan natin mag-invest sa ating health? Yun po, welcome po sa mga nahuli. Simula pa lang po tayo. So ito po ang isa sa pinaka pwedeng makatulong o sagot sa mga top 10 killers po na nakita nyo kanina. Yan po, this is the recent medical science breakthrough, yung discovery of stem cell. So ibig sabihin po, yung stem cell po, hindi po yung inimbento ng tao. So it was discovered, ibig sabihin po, nandiyan na po yan noong unang panahon pa nung una-unahang ninulupa natin. Na actually po, ang inventor ng stem cell is our creator. So makikita niyo po yung illustration sa baba. Yung sperm and ovum ng parents natin, yung nag-unite, yun po ang kauna-unahan at kaya sa isang stem cell. So sabi po, the most basic form of all living things. So lahat po tayo nabuhay because of stem cell. So pag walang stem cell, wala pong tao. Wala tayo ngayon dito. So from one stem cell po, nag-duplicate lang yun, hanggang sa mag-transform to blastocyst and then mag-create siya into different stem cell. More than 300 stem cell from one stem cell, duplicate siya. So we have different stem cells all over the world na pinicture ang stem cell na maraming natulungan. Hindi ko na po paabayan pa actually. Kahit sa internet, magbasa tayo, mag-search tayo sa internet. Ang dami mga sakit na natulungan ng stem cell. Ano po? Yan. So ngayon po, kung gusto nyo magpa-stem cell, yan, ito po yung mga different methods. Marami po tayo mga kilala, mga rich and famous, mga former president, sila senator, Enrile. Gumagastos po sila ng millions para magpa-inject ng stem cell. Pero po, marami pong methods na pwede kunin sa tao, pwede kunin sa hayop. Yan po, isa sa pinakasikat yung sa Switzerland. So dyan po pumupunta yung mga celebrity. So, yan po ang ginagawa doon sa manufacturing plant doon sa New Zealand. Doon we have the freeze-drying technology. So, doon po sa freeze-drying technology, hindi po papatayin yung mga usa. Sa usa po, ginukuha yung stem cell natin. So, papaanakin po nila yon. So, doon sa placenta, doon sa inuna, paano na-absorb yung product sa ating katawan. Panuwi po natin. So yan po, from the stomach, didiretso po siya sa small intestine. Doon siya madidissolve. Nakadesign po siya sa alkaline base. Yan po yung lining ng ating small intestine. And then, nandiyan po lahat yung mga blood vessels. So once po na madissolve yung product, diretso agad siya doon sa
itutulog. I-identify ko ano yung mga organs natin o yung mga cells natin na may damage. For example, yung puso ng tao, tinting pinapantal yung mga damage cells hanggang sa mapalitan na on the 6th edition. So from 11 years po in the market, then this is the number one health supplement brand, and this product has, was already been consumed by millions of magagandang ingredients. So we have, ngayon po nga 6th edition, yung concentration po ng Dear Placenta is double, so double yung effect. Dati po na 50:1, ngayon po mas higher yung concentration, 100:1. And then yung meron po yung marine collagen na nano-sized peptide, so 10 times better po yung absorption. And then, mas maganda po, merong apple polymer.